Today's Gospel, Saturday, August 17, is from St. Matthew chapter 19, verse 13 to 15. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang napapabilang sa kaharian ng langit." Pinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating reflection sa araw na ito ay galing kay Brother Bernie Marco ng Family of God's Servants. Mabuti pa ang mga bata masaya. Kapag may problema, ang takbo ay kay ina. Sa kanta ito, VST and Company. Naalala niyo ba yung kantang to? Yes, there was a point in our life na masaya lang tayo. Walang pakialam sa mundo. Dahil alam natin na nandyan ang mga magulang natin para mag-provide at protektahan tayo anytime, all the time. Pero ngayon, habang tumatanda tayo at nagkakaroon na ng mga responsibilidad sa buhay, we start to worry a lot. At napapraning tayo sa oras ng mga pagsubok, lalo na kung nalilimutan natin na nandyan lang si Jesus na laging handang umalalay sa atin. Pagod ka na ba at tila nag-iisa? Pinapaalala sa atin ngayon na kay Kristo pwede tayong magpahinga. Kailangan lang na magkaroon tayo ng pananampalatayang tulad ng sa bata. Simple, nagtitiwala at di nag-aalala. Huwag nating pasanin ang mundong mag-isa. Lapit lang tayo kay Jesus at papagaanin niya gaano man kabigat ang mga problema natin. Ang pagpapakumbaba, taos puso at buong tiwala ang paglapit kay Jesus ay makakatulong upang mabawasan ang ating mga alalahanin sa buhay. Sa Mateo chapter 11 verse 28, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Yan ang pangako na mas lalong madaling makamit kung meron tayong katangian at pananampalataya na katulad ng mga bata sa kanilang mga magulang. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo po kaming maging parang bata sa harap ng Ama, mapagkumbaba at nagtitiwala. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.